Hi guys, so tulog si baby and naisipan kong mag-vlog muna. Ayan, tulog na tulog siya. So nanonood kasi ako ng mga videos, mga vlogs ng ibang mga kababayan natin sa ibang bansa. Grabe din pala no, sa halimbawa sa, ayun, pinapanood ko si Team K Family. Yung sa Canada, lahat parang uwi na din sila for good. Actually, naisipan din namin yung route na yun na parang sabi ko sa asawa ko, umuwi kaya tayo muna ng Philippines para ma-experience mo kung ano naman ang buhay sa Philippines. And gusto ko rin sana umuwi yung dalawang anak ko para naman ma-experience din nila at magkaroon sila ng idea kung paano nga ba yung buhay sa Pilipinas as compared dito. And although, umuwi naman yung asawa ko, kaso ang iniisip niya is paano siya makapag-work doon na wala nga namang yung qualifications niya, hindi siya makakahanap ng work doon. Tapos mahirapan siya sa language. Kaya iniisip namin dito muna ng pansamantala. Kaso yun nga, sobrang taas na ng inflation ngayon. Ang hirap talaga, grabe. Yung milk, yung goat's milk, kasi goat's milk yung anak ko, yung 900 grams na goat's milk niya, aabot siya ng dati, parang mga 1 month ago, $35 siya, tapos ngayon naging $39. Although, ganun yung price, sobrang laki, malaki pa rin. Tapos kahit yung mga nappies, ganyan. Kanina bumili ako ng nappies tapos goat's milk. Umabot siya ng parang $70 agad. Yun lang yung nabili ko. Tapos yung nga sa gas, ganyan, nung bago rin ako dito. Mga 1.5 per liter yung gas. Tapos ngayon, naglalaro sa 2.3 or 2.5. Depende kung saan ka magagas. Ayun, sobrang ma-feel mo talaga at makikita mo yung ano, yung difference. Kaya, nako, ewan ko sa inyo guys, sa mga balak na, I think okay naman sa medical field. I don't think na magkaka-issue ka. Kaso nga, higpitan na din yung mga rules, regulations dito. Parang pahirapan na din ng papunta dito kasi they are trying to employ yung mga nandito na and then yung mga citizen na kaysa sa magdala pa ng mga panibagong employees, ganyan. And kaya mas madali yung kung nandito ka, parang okay na din. Kaso kung wala ka pa rin dito, I think pag-isipin mo siya ng mabuti kung is it worth it kung okay ka naman sa Philippines dito. It's been, ilang years ako dito? 9 years ako dito? As in, first time ko lang nagpa-rebound sa isang ano, sa Taiwanese na salon. Old mura nga siya. And first time ko siya ha, after 8 years, parang last December ako nagpa-kulot. Pero never pa akong nagpa-facial, yung mga ganyan. Hindi mo talaga kaya siya. I mean, mamahal. Tapos, mortgage nung house. Nisip nga namin kung ibibenta na lang namin yung bahay or ipaparent namin. Pinost ko naman sa groups ng mga Pinoy kung may gustong mag-rent. May mga nag-reach out kung kaso parang namamahalan sila. And then, dun sa rent pa lang, yun yung binabayaran namin weekly. Sa mortgage pa lang yun and sa mga excess na kung ano-anong bayarin. Parang nag-ask sila ng kung kaya namin na medyo murahan. Kaso parang ang mahal na hindi namin siya kayang babaan, I think. So yung husband ko naghahanap ng ibang work na parang babalik sa government yung dati niyang work. So parang sa May Lakes yun siya na provided na yung housing pero magbabayad pa rin kami kaso mas mura na siya compared sa regular na magre-rent ka. So ayun, nag-a-apply siya and we're still waiting kung ano yung kung makukuha siya or hindi. Kasi kung makukuha siya, we would uproot everyone and then lilipat kami dun. And yung
anak ko naman, although tinanong ko sa parents ko kung okay lang sila na iuwi ko muna tapos magbantay sila. Alam mo naman ang mga ano, Filipino family, they're very, very willing. Lalo na yung dad ko na sabi niya, sige, I'm willing to babysit. I volunteer myself. Gusto niya. Kaso nga, parang niisip namin, para mahirap din kasi mahiwalay sa mga anak, di ba? And yung sister ko din, very, very willing din siyang mag-alaga. And nisip namin, iuwi namin sila, tapos mag-work. Parang ganun, just work. And itong dalawa, iuwi muna sa Philippines. Kaso, pahirapan na din yung, halimbawa kung kunin mo na sila after, kung ibibigay pa ba sa'yo. Kaya, parang mahirap din siya nakuhanin. So, we're weighing yung mga options kung saan ba kami if iuwi namin, dito kami. So, parang this week is the deciding factor kung ano ba talagang gagawin namin. So, ayun, i-update ko kayo sa grabing inflation, grabing nangyari. And we will see kung anong mangyayari. Pero ang isa sa mga options din namin is baka uwi sa Philippines. Pero we'll see kung mako-consider siya. Hopefully this week we will find out kung ano ba talaga. Ayun guys ang update ko for today.